Apektado ang pamamasada ng jeepney Ryan na biyahing pa via Iloilo to Iloilo City vice versa. Ito'y matapos inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na isinailalim ang Iloilo City at Iloilo Province mula Modified Enhanced Community Quarantine patungong Enhanced Community Quarantine. Okay, kung pwede lang, hindi. Sabi niya, kung pwede lang, hindi na isailalim sa ECQ, pero wala siyang magagawa kundi sundin kung ano ang utos ng pamahalaan. Apektado rin si Glenn Floyd Bunyag, isa ring jeepney driver. Sabi niya, hindi siya nakapaghanda para sa mga pangangailangan niya sa loob ng kanilang bahay para sa pamilya. Dismayado rin si Aling Rona, may-ari ng isang salon sa barangay Aganan, Pavia. Kahapon lang siya nakabukas ng kanyang salon at inaasahan sana niya na makakabawi ngayong araw matapos magsara simula Hulyo 1, nasa MSQ noon ang Iloilo City at lalawigan ng Iloilo. Sabi ni Aling Rona, hindi naman pwedeng utangin ang bayarin sa kuryente lalo't wala rin silang kita noong nakaraang buwan. Isinagawa naman ang intensified surveillance at contact tracing sa Cagayan de Oro at Ginguog City sa Misamis Oriental dahil sa mga bagong kaso ng Delta variant. Ayon kay Assistant City Health Officer Dr. Agnes Centino ng Ginguog City, isang kasambahay ang nagpositibo sa Delta variant base sa mga sample na ipinadala sa Philippine Genome Center. Una nang nagpositibo ang amo ng pasyente na isang apor. Mula naman sa Barangay Carmen at Kamamanan ang mga nagpositibo sa Delta variant sa Cagayan de Oro. They are now under sa atong isolation facility para for further observation and further testing. Sa 16 na bagong kaso ng Delta variant sa bansa, 5 ang nasa Cagayan de Oro. Ayon kay Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno, ang mga kaso na ito ay na-detect noong June 26 hanggang 28 at sa ngayon, pababa na ang kaso ng COVID-19 cases. Mensahe niya sa mga kababayan na huwag mag-panic at palagi ang sumunod sa health protocols. Nagpositibo naman sa COVID-19 si Ormoc City Mayor Richard Gomez. Kinumpirma ito ng alkalde sa pamamagitan ng mensahe sa Viber. Ayon sa alkalde, maaaring nakuha niya ito sa trabaho kung saan iba't ibang tao ang nakakasalamuhan niya. Maayos naman ang lagay niya at mild symptoms lang ang nararamdaman. Naka-isolate na rin ang alkalde. Negatibo naman sa COVID-19 at naka-isolate na ang kanyang asawa na si Representative Lucy Torres Gomez at anak niyang si Juliana. Roland Escaniel, ABS-CBN News.